Hi! So for today's video, pag-usapan natin tong si Home Credit. And just recently guys ha, nabigyan ako ng cash loan offer na 113,000 pesos. And napasilip ako dun sa app nila guys, the interest is competitively low. Parang tulad lang guys ni Bill East na nasa 4% interest. Paano ba umapply? Paano mo ba malaman na may cash loan offer ka? Is it really good? Should you take it? If you wanna learn more, then please keep watching. Disclaimer muna, this video is not sponsored and based on my personal experience. So, hindi ko in-expect guys na muli akong gagamit ng Home Credit na app because of a previous bad experience. Check nyo na lang yung mga other videos ko guys. But, from time to time, sinicheck ko pa rin si Home Credit to see kung nagkaroon sila ng mga improvements. Anong pag-check ko guys, may cash loan offer pala siya sa akin. Sabi ko, wala naman to. Hindi na masyadong mataas yung interest ni Home Credit. Not like before. First of all, what you need to do is to check the app kasi malamang kayo kailangan mo tong i-update. You will see something like this. And what you need to do is just click that green button that says update profile. Yung pag-update ng profile would feel like parang nag-a-apply ka na naman ng panibago kasi lalabas yung mga familiar na mga windows tulad ng paghihingi ng mga iba't ibang permission. And if you understand, then you just click the green button that says I understand and I want to proceed. So hihingin din pala ni Home Credit yung access sa contact list mo tsaka sa SMS. And syempre, to proceed, kailangan bigyan mo siya ng permission. Depende siguro sa kung anong mga information na kailangan mo i-update dun sa app. Lalabas yung iba't ibang, you know, iba't ibang fields ay hihingi siya kung magkano yung monthly income mo. Kung kailangan mo pa bang i-update yung phone number, for example. Now, if you want to proceed, just click the green button sa baba. Babalik ka niya dun sa dashboard mo and makikita mo na yung offers na tailored para sa'yo. So, dun ko nakita na meron akong cash loan offer na 115,000 pesos. Fast approval, fast disbursement, and kung ready ka na, because guys, kung uutang ka, it's a commitment. Home Credit, aside from being registered sa Securities and Exchange Commission, nagre-report po siya sa CIC. Last thing you want to happen is to have a negative record na ma-report doon sa CIC. Kaya guys, take care of, kung may loan ka man kay Home Credit, please pangalagaan po at pag-isipan kung kukunin man to o hindi. Kung naiintindihan nyo yan, then paano i-avail yung cash loan kay Home Credit? First of all, you are going to click the apply now button. Kahit na yung offer sa'yo is 115, you have, or whatever man ang amount, you have the option to change the amount. So, pwede kung sa tingin mo ay hindi mo naman kailangan yung buong ino-offer, pwede kang kumuha ng mas mababang amount. Piliin ka rin niya kung magkano yung magiging number of months na babayaran mo siya. So, kung hindi naman masyadong mataas yung loan, then mag-a-adjust din yung term value na pipilian mo. So, kung kukunin mo yung 115,000, kung yung term na isasuggest niya is 42 months, then scroll down mo lang sa baba for other important information like borrower protection plan, Home Credit extra care that allows you to make adjustments or changes to your loan and payments later on depending based on certain situations. And if you scroll down sa baba, based on the amount na pinili mo na kukunin as a loan and the installment terms, then you will see your monthly indicative installment. So, ayun, pag-click mo ng apply now, lalabas po yung isang page. Ito po yung loan summary mo kung saan makikita mo na based on the amount na ilo-loan mo, tapos yung number of months mo siyang babayaran, ito yung magiging monthly mo. This is just an overview guys ha, kasi hindi pa yan yung final. But dito pa lang sa summary guys, napansin ko na bumaba yung interest ni Home Credit. Try ko na to before, pero hindi ko kinuha because at that time, 7% per month po yung kanyang interest. Ngayon is less than 5%. So, mga 4 point something. Kaya nabigla ako guys na nag-improve nga si Home Credit. So let's continue. Hindi siya ng primary ID guys. Yung mga primary IDs na tinatanggap ni Home Credit ay UMID, Driver's License, Philippine, Identification Card, Postal ID, Voter's ID, PRC. Pili ka lang doon kung saan sa mga IDs yung gagamitin mo guys. Pupunta ka doon sa kabilang page na sasabihin niyo sa iyo na automatic scan po siya. Tapos kung ready ka na, i-click mo lang yung Capture ID.
So dapat guys maliwanag, tapos pag capture mo ng ID mo guys, kaagad niya niyang marirecognize yung mga information like your ID number, your name, yung mga ganon. Kaya i-click mo lang yung save. Yung next doon ay magsi-selfie ka na. So bubungad tong page kung saan mayroon siyang paalalo kung paano gawin yung pagsi-selfie. Tapos yung pag-selfie guys, kailangan maliwanag, wala kang, you're not wearing a hat, wala kang glasses, yung ganon. Tapos pag ready ka na, i-click lang yung green button sa baba. Then just click confirm to continue at lalabas tong page na sabi pre-approved na daw ako. Which means, well, parang yan, meron ka pang gagawin kasi babalik ka dun sa dashboard tapos lalabas na may ongoing application ka pa tapos i-complete mo pa. So, i-click mo yung complete application. Next, yung lalabas na dun yung page kung saan iba't ibang information na yung kailangan i-supply mo. Information like your work information, yung magkano sweldo mo, saan ka nagtatrabaho, ano yung dependent mo, may primary phone number ka ba, meron ka pa bang isang phone number, email address, yung i-supply mo lang kung ano yung hinihingi ni Home Credit. And mas maganda guys na whatever information yung ibigay mo sa kanila, dapat always na ba-back up siya kung sakali hingan ka man ng additional documentation or it's the same information na lumalabas dun sa ID mo. Now, just keep scrolling, just keep giving, providing the information that it is asking for. Kung nabigay mo na yung lahat ng information na yan guys, lalabas po yung submit for approval. Or bali makiklik mo siya, hindi siya grayed out. Kapag grayed out siya, meaning meron kang na-miss. So just review your application. Yung sa iba is nagiging successful naman online, which is good for them. Unfortunately, in my case, kahit na binigay ko na yung lahat ng ng information guys, hindi ko mapindot-pindot yung submit for application. That's bad news for me. Pero meron silang chat facility within the app that you can start within the app. Pwede ka naman nilang i-endorse sa live na chat representative. At doon, sinabi ko na ito yung situation ko. Nagpadala rin ako ng mga screenshots. Tapos sabi niya guys, minsan, kapag ginagawa sa app yung cash loan, nagkakaroon ng mga errors tulad niyan. Pero nakikita niya na may pre-approval ako. It's just that, kailangan daw na may representative ng Home Credit na tumawag sa akin. So sabi niya, what's the best time to call you dun sa chat? So please wait for a call from our representative. Na-surprise ako guys, kasi may tumawag ang Home Credit representative. Tapos in-assist niya ako. Tapos sabi niya, ganun naman talaga kasi bad news about the app is that minsan, nag-i-error po talaga siya. That's the reason kung bakit pwede silang tawagan or sila yung tatawag sa'yo pag nag-chat ka sa kanila. Na, and then, yung telemarketer na yung magtutuloy ng application mo. So, yun yung ending. Nagtelebabad kami guys ng telemarketer for mga 30 minutes. Basically, Home Credit wants to make sure that you understand what you're getting yourself into kasi like I said, malaki-laking amount siya. So, kailangan committed ka talaga na magbabayad ka tapos magko-comply ka dito sa mga deadlines and due dates. So, wala naman siyang hininging further information kasi lahat ng yung mga ID ko, lahat ng information na kailangan ko i-submit, na-submit ko na sa app. Pero yun nga, siya na lang yung nagtuloy ng application ko guys. And sabi ko sa kanya, itry na lang natin yung layan, yung 100,000 guys. While we were on the call, nung sinubmit na niya, nag-text si Home Credit na ni-review daw yung application ko. And based on their evaluation, they have a different offer for me. Yung pre-approval is different from what they could possibly give you. Yung sa akin yung nangyari, sabi ko, sige, let's push for 100,000. But yung naging offer ni Home Credit sa akin is 90 and 80. And then guys, depende po yung number of months na kailangan mo siyang bayaran will depend on the amount na i-a-avail mo. Pag inofferan ka ng 80 or 90, 36 months, yung ganon. So, ilo-long term, long term talaga nila. While I was on the phone with the representative, yun nalaman ko na approve ako. And sabi niya, wait for Home Credit to text you. Pag na-approve ka at waiting for disbursement na lang yung pera, kailangan babalik ka dun sa app para i-complete yung application. I-review mo yung mga loan documents. Kasi padadalhan ka niya ng copy nun eh. Aside from being in the app, meron ka rin nung copy nun sa email mo. So, kailangan i-review mo yan. Pag na-review mo yung loan documents, yung mga loan documents, for example, yung terms and conditions, mga stuff like that. So, may limang documents pala, guys. And then, finally, kung buo na yung isipan mo na kukunin mo yung loan, pag kinonfirm mo siya, padadalhan ka niya ng OTP. Pag nilagay mo yung OTP, guys, then that's it. The deal sealed, pumirma ka na, and then just wait for the money to be disbursed sa yung bank account.
guys, hindi po automatic yung disbursement. I-explain din to ng representative sa'yo na yung disbursement can take up to 2 business days. Kaya, pag hindi pa pumasok, pagkatapos ma-approve, then, hintayin mo muna yung 2 business days. So, kasi yun talaga yung kanilang yung siniset na expectation that it takes 2 business days. And if you want to review yung mga loan details mo, you can always go back to the home credit app sa phone. Everything is there, so they're pretty transparent. I think this is a good service, especially for those na nangangailangan ng malaking amount. So, check nyo na yung home credit app nyo. Baka pagkatapos yung mag-update, makita nyo na meron kayong offer. So, I really hope you find this video helpful and thank you so much for watching. Kung meron man ako nakalimutan, just put it in the comment section below and I'll see you on my next vlog. Bye!